Ako si Mai Salazar. Hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News 4. Sa ulo ng mga balita. Kaso ng COVID-19 sa bansa, mas bumaba ng 18% ayon sa DOH. Inflation rate sa Pilipinas bumagal matapos makapagtala ng 4.9%. Online scam artist pumalo na sa 155 million pesos ang kinita sa loob ng 8 buwan. Biktima ng illegal recruiter, nagkubling pasabay seller para makapagtrabaho abroad. Iba't ibang palamuti sa Pasko, tampok sa kalye ng Dapitan. Pilipinas aabante sa eFIBA Season 2 World Championship. Batas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News 4. Balitang pangkalusugan ayon sa Department of Health o DOH, mula 30 ng Oktubre hanggang 5 ng Nobyembre, higit 800 na lang na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa bansa. Ang average na bilang ng mga bagong kaso kada araw ngayong Linggo ay nasa 128, mas mababa ng 18% kung ikukumpara sa mga kaso noong 23 hanggang 29 ng Oktubre. Samantala, wala namang naitalang pumanaw mula 23 ng Oktubre hanggang 5 ng Nobyembre. Mula noong Enero taon ng 2020, nasa mahigit 4 na milyon na ng COVID-19 cases ang naitala at higit 66,000 pumanaw ang naiulat sa buong bansa. Pinaalalahanan ng DOH ang publiko na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus ay ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa ibang paksa naman, bumagal ang inflation rate sa Pilipinas matapos makapagtala ng 4.9% nitong Oktubre na mas mababa kumpara noong Setyembre na 6.1% ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ang pagbagal ng pagmahal ng mga produkto at serbisyo ay dahil sa pagbagal ng pagtaas presyo ng pagkain at mga non-alcoholic beverages. Ayon naman kay National Economic Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, tuloy pa rin ang suportang ibibigay ng administrasyon sa mga vulnerable sector na maaapektuhan ng El Nino. Nasa 1.2 milyong airline passengers ang naitala ng Manila International Airport Authority o MIAA kaugnay ng nakaraang barangay elections at undas. Ibinahagi ni MIAA Officer in Charge Brian Ho na humigit kumulang 8,000 flights ang naitala at lahat ito ay nakakuha ng on-time performance rating na 84% mula 27 ng Oktubre hanggang 5 ng Nobyembre. Dahil rito, natuwa ng MIAA ang resultang ito na nagbabadyang hudyat ng patuloy na pagbawi ng sektor mula sa pandemya. Karagdagang BSKE update, matapos ang naging pasya ng taong bayan sa mga iluluklok na barangay officials sa nagdaang BSKE nitong 30 ng Oktubre, nag-umpisa na ang mga SK sa kanilang mandatory training program bilang paghahanda sa kanilang panunungkulan sa kani-kanilang mga barangay. Alamin ang detalye kay Princess Castro. Inumpisahan na ng mga barangay sa iba't ibang sulok ng bansa ang mandatory training program para sa mga bagong halal na opisyal ng Sangguniang Kabataan o SK kahapon 8 ng Nobyembre. Ito ay alinsunod sa Republic Act No. 10742 o mas kilala bilang Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015 kung saan sa ilalim nito ay kinakailangang sumailalim ng mga bagong halal na SK sa isang mandatory training program bago manungkulan sa kani-kanilang nasasakupan. Ang mga opisyal ay sasailalim sa 5 session kung saan ito ay mayroong 3 modules ng pagsasanay tungkol sa sumusunod na paksa: Decentralization and Local Governance, SK History and Salient Features,
meetings and resolutions, planning and budgeting, at code of conduct and ethical standards. Ang sinumang tumanging dumalo ay madidiskwalipika sa pagiging opisyal nito. Kaugnay din nito ay kasado na ang schedule ng iba't ibang mga barangay kung saan inanunsyo na rin nila ito sa kani-kanilang mga official Facebook pages. Matatandaan kamakailan ay pinaalala ni DILG Secretary Benhur Abalos na hindi pa maaaring ideklarang opisyal na manunungkulan ang mga bagong halal hanggat hindi pa sila sumasa ilalim sa mandatory training sa ilalim ng nasabing batas. Sapagkat sinabi ni Abalos na ang training na ito ng mga SK ay importante sapagkat ang mga kabataan ay kinakailangang bigyan ng tamang paggabay upang makapaglingkod ng naaayon sa tama at kailangan ng kanilang mga kababayan. Samantala, gagawaran ng Certificate of Training Completion ang mga opisyal na makatatapos sa nasabing pagsasanay. Ito ay ayon sa National Youth Commission. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, sa papalapit na petsa ng palugit para sa industry consolidation, klinaro ng LTFRB ang impormasyon ukol dito. Alamin mula kay Danisa Lopez. Matapos itakda ng pamahalaan sa 13 ng Disyembre ang industry consolidation, inilinaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na mayroon nitong malaking pagkakaiba sa pagpapalit ng mga sasakyan. Ayon kay LTFRB Executive Director Attorney Robert Paig, ang industry consolidation ay paraan upang mapag-isa ang mga chopper operator sa isang kooperatiba o korporasyon na lamang. Ang nasabing consolidation ay parte ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP na siyang sinusulong ng pamahalaan. Dagdag pa niya, hindi agara ng pagpapalit sa mga sasakyan bilang modernisado kung kaya't mariin itong ipinahayag na ang mga pampublikong sasakyan na nasa maayos na kondisyon ay malayang biyumyahe. Ang pagtukoy sa mga roadworthy na pampublikong tradisyonal na jeep ay nakatuon sa kalagayan ng mga pasahero para sa ligtas na biyahe. Danisa Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang anggulo naman, nagbigay paalala ang LTO sa mga driver na iwasan ang pag-overtake o counterflow sa mga mayroong marka na double solid yellow line sa kalsada. Saad ng LTO, ang paglabag dito ay maaaring maging sanhi ng aksidente at mayroong katumbas na multa. Ang sinumang lumabag sa batas trapiko ay mapapatawan bilang reckless driving. Sa lagay ng panahon, patuloy na makakaapekto ang easterly sa Timog Katagalugan, Visayas at Mindanao habang ang Amiha naman ang nagpapaulan sa extreme northern Luzon. Dahil rito, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa Visayas, Mindanao, Mimaropa, Bicol Region, Mainland Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Maulap na kalangitan na may mga pag-ulan naman sa Batanes at Babuyan Islands. Pulupulong mga pag-ulan naman ang asahan sa Ilocos Norte at Apayao. Gayun din ang posibleng flash flood sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Malacanang nag-abiso ng 100,000 pesos na pabuya para sa pagtukoy sa suspect sa pagpaslang sa radio broadcaster. Mga pag-atake ng China sa WPS tinalakay sa Kongreso ng PCG at iba pang ahensyang kaugnay rito. Online scam artist, pumalo na sa 155 million pesos ang kinita sa loob ng 8 buwan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.
upang mas mapabilis ang investigasyon sa nakaraang pamamaril sa radio broadcaster sa Misamis Occidental, nag-abiso ang Malacanang ng 100,000 pisong pabuya para sa pagtukoy sa tatlong suspect. Para sa detalye, narito si Francis Rio Dique. 100,000 piso, ito ang itinakdang pabuya ng Malacanang Media Security Task Group sa makakapagbigay ng impormasyon para maaresto ang mga sospek sa pagpatay sa radio broadcaster na si Juan Humalon. Ito ang kinumpirma ng Presidential Task Force on Media Security sa isang pahayag sa Facebook nitong kamakailan lang. Aniya ang trahedyang ito ay implikasyon ng isa sa mga suliraning kinahaharap ng mga manggagawa sa media. Nitong kamakailan lang ay naglabas ang Misamis Occidental Provincial Office ng computerized sketch ng isa sa mga tatlong suspek. Ayon sa paglalarawan, ito ay 40 gulang na lalaki na tinatayang 5'6 ang tangkad. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin inaalam ang motibo sa pagpatay sa nasabing radio broadcaster. Francis Riudike, nag-uulat para sa One Media Network. Nagdinig sa Kongreso kamakailan ang Philippine Coast Guard at iba pang ahensyang nakatalaga sa pagprotekta ng West Philippine Sea ukol sa mga insidenteng naganap rito sa pagitan ng Chinese militia vessel. Tunghayan ang balitang dala ni Jade Buhoy para sa buong detalye. Upang maresolbahan ang mga isyong kinakaharap ng bansa ukol sa pang-atake ng China sa West Philippine Sea, nagpulong sa Kongreso ang Philippine Coast Guard kasama ang iba pang mga media workers upang mas maintindihan pa ang mga pangyayari sa kabila nito. Upang mas matugunan ang pagpapatatag ng seguridad sa pambansang kalayaan ng bansa sa West Philippine Sea, dininig sa Kongreso ang ukol sa mga detalye at implikasyon ng nakaraang umano'y pag-atake ng Chinese vessel sa karagatang napapalibutan nito. Bagamat nagpahayag naman ang iba't ibang media personnel sa bansa na wala naman silang nararamdamang banta sa kanilang kaligtasan noong sila'y namamalagi sa West Philippine Sea upang maibalita ang kasalukuyang kalagayan nito, ang investigasyon ay nag-ugat noong ang Chinese militia vessel ay bumangga sa barkong Onaiza May 2 ng Armed Forces of the Philippines sa Ayungin Shoal. Ipinahayag naman ni Philippine Coast Guard o PCG Commodore J. Tarriela na kinakailangan maglaan ng karagdagang pondo sa kanilang ahensya upang suportahan ang mga operasyong pangkaligtasan sa karagatan ng bansa. Samantala, sinang-ayuna naman ni Department of National Defense Undersecretary Ignacio Madriaga ang hangaring ito ni Tarriela dahil aniya, makakasiguro ang bansa na ang mga pondong ito'y magiging ambag sa pag-unlad ng bawat ahensyang poprotekta sa West Philippine Sea upang mas maging epektibo ang pagdedepensa sa soberanya, karapatan, kinasasakupan, pati na rin ang dangal ng bansa. Sa kasalukuyan, sa ilalim ng liderato ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez, naglaan naman ng 1,023,000,000 piso batay sa 2024 General Appropriations Bill para sa mga kaugnay na ahensyang nakatuon sa pagpoprotekta sa teritoryo ng bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Inihayag ni Interior and Local Secretary Benhur Abalos na mula Enero hanggang Agosto ng taong ito, nasa humigit kumulang 8,000 biktima na ng internet scam sa bansa ang nawala ng 155,000,000 piso sa iba't ibang con artist gamit ang iba't ibang mapanlinlang na pamamaraan. Ang pahayag na ito ay kasabay ng paglagda ng Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng Securities and Exchange Commission o SEC at Department of Interior and Local Government. Ang nasabing MOA ay naglalayong suportahan ang kampanya ng SEC laban sa mga financial scam, partikular ang anti-scam at illegal taking of investments group o astig ng ahensya. Isang biktima ng illegal recruitment patungong Hong Kong, nagkubling pasabay seller upang makapagtrabaho sa Europa. Tunghayan ang balitang dala ni Jade Buhoy para sa buong detalye. Noong ika-6 ng Nobyembre, naaktuhan ng mga tauhan sa immigration area ang babaeng biktima ng illegal recruitment dahil sa pagpapanggap nito bilang pasabay seller upang makapagtrabaho abroad.
Ang hindi pinakilalang biktima ay may edad na 36 na taong gulang na nagbabalak tumungo sa Hong Kong at doon niya inihayag na siya'y tutungo rito para sa kanyang umano'y ukay-ukay at pasabay business. Nagpresenta din ito ng sertifikasyon na siya'y empleyado ng isang local apparel company, ngunit dito na napagtanto ng mga immigration officers ang anomalya dahil sa Facebook Messenger lamang nang galing ang kanyang mga dokumentong ipinakita. Napag-alaman din sa kanyang pasaporte na siya'y may employment visa sa Malta kahit na ang kanyang naunang pahayag ay papunta lamang siya rito upang maging turista. Kalaunan inamin din ng biktima na siya'y tumanggap ng trabaho online bilang caregiver at makapuntang abroad ng walang legal na proseso. Dahil rito, nagbabala si BI Commissioner Norman Tansingco na huwag basta-bastang tatanggap ng trabaho online ng walang legal na proseso. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng Interagency Council Against Trafficking ang biktima upang tugunan ang kanyang kasong isinampa laban sa mga recruiter. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ilalim ng programa ng DSWD Region 12 na BP2, ipinamahagi nito ang tulong pinansyal sa probinsya ng Cotabato upang matulungan ang mga pamilya na magkaroon ng sapat na pangkabuhayan. Nakatanggap ang 126 na pamilya ng tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Region 12. Ito'y mula sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa o BP2 na programa ng rehiyon upang makatulong sa mga pamilya at residente ng Cotabato na makapag-umpisa ng pagkakakitaan o magkaroon ng permanenteng kabuhayan. Nais naman ni DSWD Field Office 12 Assistant Regional Director of Operation, Bonifacio Selma Jr. na gamitin ng mga benepisyaryo sa tama ang tulong pinansyal. Hiniling din niya na palaguin pa nito ang pera para sa pangangailangan ng pamilya dahil sigurado ito na ang halaga ng pera na ipinagkaloob ay sapat. Danza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Malugod na tinanggap ng Boracay Island kamakailan ang ikalawang cruise ship visit nito para sa buwang ito at ang ikaapat para sa taong ito na may dalang 2,700 bisita at tripulante. Dumating ang MS Westerdam cruise ship ng Holland America Line matapos dumaong sa isla ang MV Norwegian Jewel ng Norwegian Cruise Line na may dalang 1,600 bisita noong 3 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Matatandaang noong taong 2022, nagsilbi ang Boracay sa mahigit 1,700,000 turista na nalampasan na ngayong taon sa buwan pa lamang ng Oktubre. Mas paiigtingin ang serbisyong hatid ng Pasig City Ferry sa pagtutulungan ng MMDA at PCG. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Nilagdaan ang isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Metro Manila Development Authority o MMDA at Philippine Coast Guard na siyang magsasaayos ng serbisyong hatid ng Pasig River Ferry. Ang nasabing MOA signing ay pinangunahan ni MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes at PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan kasama ang ibang opisyal ng nasabing mga ahensya. Sa ilalim ng MOA na ito ang delegasyon ng mga tauhan kung saan ang PCG ang mangunguna sa pag-inspeksyon sa mga bangka at pagpapanatili ng seguridad. Sa kabilang banda, ang MMDA naman ang mamamahala sa mga administratibong operasyon. Dagdag pa rito, mas paigtingin din ang Pasig Ferry pagdating sa pagtugon sa mga kalamidad at sakuna. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. BI nagbabala sa paggamit ng peking e-travel websites. Iba't ibang palamuti sa Pasko, tampok sa kalye ng Dapitan. Mga jeepneys maaaring pumasada hanggang 31 ng Disyembre sa kabila ng pag-arangkada ng PUV Modernization Program.
manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4. Nagbabala ang Bureau of Immigration o BI sa mga pekeng website na nagkukubling e-travel website. Base sa BI, laganap na ang mga website na nagtatangkang mga scam sa publiko kung kaya't kanilang pinagbibigay alam na ang e-travel service ay libre lamang. Ang kahit anong website na gumagamit ng kanilang pangalan at logo ay peke at isang pakanan ng mga scammers. Hinihikayat din ang publiko na agad isuplong sa BI ang mga websites na ito. Samantala, maaari pa ring mamasada at bumiyahe ang mga drivers ng public utility jeepneys hanggang 31 ng Disyembre ngayong taon ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sa ilalim ng ipinapatupad na Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP, layong makalikha ng isang kooperatiba para mapakinabangan ng mga jeepney driver ang mga benepisyo ng programa at mabigyan ng sapat na panahon para palitan ng moderno ang kanilang mga sasakyan. Higit sa lahat, ang PUVMP ay naglalayong mabawasan ng carbon emissions at matiyak na environment-friendly ang sistema ng transportasyon sa Pilipinas. Aabante na sa E-FIBA Season 2 World Championships ang E-Gilas team matapos magwagi kontra sa koponan ng Indonesia kagabi, 7 Nobyembre. Nakakubra ng straight 4 wins ang Filipino E-players dahilan upang sila ay makalipad pa Sweden para sa World Championship Tournament. Sa una nitong laban, dinomina ng E-Gilas ang bansang India sa score na 159-27 na sinunda ng 60-46 sa Singapore, 87-45 sa pangatlong laban nito kontra Mongolia at ang kumumpleto sa kartada na 60-59 sa Indonesia. Gaganapin ang E-FIBA World Championship sa 24 hanggang 26 ng Nobyembre. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/onemedianetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News 4.